Magandang araw mga idol at welcome back dito sa ating tambayan, dito sa ating kwentuhan, dito sa ating huntahan, dito sa Art Story TV. Ngayong hapon mga idol, magbibigay ako ng tip tungkol sa hilo. Hilo na nagpapahirap sa kondisyon natin lalong-lalo na sa umaga. Gigising ka, nahihilo ka o nalulula ka na magbibigay ng hirap sa maghapon na paglaban natin sa sa sakit natin ito. Yan mga idol. Hapunan po tayo. Pipino. May mga pinakapakita ako sa inyo mga pagkain na ginagawa ko sa pang-araw-araw na paglaban ko sa sakit natin. Nandiyan na yung blender ko, yung mga pagkain. Nandiyan din yung ginujuicer ko pagkain at minsan ganito naman pagka tinatamad ako mag juicer at saka mag-blender. Ito, ganito na kinakain ko. Yan. Kaya, habahan niyo ako at pagkukuntuhan natin, pag-uusapan natin yung mga ginagawa kong technique para mabawasan yung hilo sa maghapon ng pagtatrabaho. Magandang hapon mga idol at welcome back dito sa ating tambayan, dito sa ating kwentuhan, dito sa ating huntahan, dito sa Art Story TV. Ngayong araw mga idol, pagkukwentuhan natin o magbibigay ako ng tip tungkol sa kondisyong hilo na nagpapahirap sa atin. Ano ba yung mga pangkaraniwang pinanggagalingan ng hilo? Siyempre, kaya tayo natatakot dahil baka yung hilo na nararanasan natin o nararamdaman natin ay isang mabigat sakit o kalagayan ng ating katawan. Siyempre, alam natin na ang hilo, karamihan, ay nagiging high blood o kaya naman i-atake. Yan yung kinatatakutan natin. Pero, kapag ang hilo ay mahabaan o malimit na nararanasan mo, medyo hindi nakakatakot kasi baka yung hilong yan ay katulad ng hilo na nararanasan namin. Kadalasan yung hilong yan ay umaabot o nagiging vertigo. Ano? Siyempre naman, alam natin na kapag ka nahihilo tayo, ang unang ginagawa natin, nagpapa-BP tayo o buhay pag-ibig. At buhay pag-ibig? Hindi pala. Blood pressure, kala ko buhay pag-ibig. Siyempre, tumitibok yung ating puso. Kailangan natin magkaroon ng buhay pag-ibig. Yan, mga idol. Kailangan tayo magpa-blood pressure. Siyempre, para sigurado tayo. Pero kapag kakatulad na nangyayari sa atin, nagpapa-BP tayo, pero tayo ay normal. Ano? Pero siyempre, nagtataka tayo saan pa nanggagaling hilo, tapos malimit o matagalang hilo. Pero kapag na-BP naman tayo at nakita na normal tayo, nababawasan yung hilo. Bakit? Kasi nababawasan yung takot natin mga idol. Ano? Ang nagpapalala kasi sa hilo, ay yung emotion dahil yung takot. Ano? Ngayon mga idol, ang pinanggagalingan ng hilong yan ay acid reflux. Ano? Katulad namin, kung hindi ka high blood, hindi ka naman wala ka sa pamilya mo na may na-atake, at tuloy-tuloy yung hilo mo, kumakalam din sikmura mo, malamang parehas ka namin na may acid reflux. Anong ginagawa namin? Anong ginagawa ko? Ano? Siyempre, dapat i-correct mo yung acid reflux kasi kahit uminom ka ng gamot sa hilo, kung patuloy naman yung pag-atake ng acid reflux mo, wala din kwenta o hindi din tatalab yung gamot sa hilo kasi andun pa yung source kung bakit ka nahihilo. Kailangan tanggalin mo yung source kung bakit ka nahihilo. Ang source na to, pinanggagalingan nito, ay acid reflux. Ngayon, ano ang paraan para mawala yung acid reflux, yung atake ng acid reflux? Siyempre, yung gamot na ibinigay sa atin ng ating mga doktor. Yung gamot na mga binigay sa atin ng ating mga doktor, katulad ng PPI at saka ng antacid.
Ngayon mga idol, kapag ininom natin itong mga gamot nito, tulad ng mga kuwento ko at pinaliwanag ko sa inyo tungkol sa mga gamot nito, kung dito lang tayo aasa sa mga gamot na binigay ng doktor, posible katulad ko, katulad ng ibang mga naging viewers ko na tumatawag sa akin na pabalik-balik yung kanilang problema sa acid reflux, ganun din yung mangyayari sa'yo. Ano ito, karanasan ko na at karanasan na marami pang mga kasamahan natin na may sakit na GERD, ang pabalik-balik yung sakit na to. Bakit? Kasi, katulad ng sinabi ko kanina, ang kailangan tanggalin natin ay yung source ng sakit. Source ng hilo, ang source ng hilo, acid reflux. Ngayon, ginamot natin ang acid reflux para matanggal yung atake. Matatanggal man yung atake ng acid reflux, pero magpapahirap pa rin ito, magpapabalik-balik pa rin ito, at palagi ang pa rin tayong aatakin. Kapag ka inaatake tayo ng acid reflux, andun na naman yung hilo. Hindi nawawala yung hilo, hindi nawawala yung acid reflux. Bakit? Kailangan kasi tanggalin din yung source, yung pinanggagalingan ng acid reflux. Ang acid reflux po, umaatake lang ito. Lumalala lang ito, dumadami lang ang acid natin dahil po merong pinanggagalingan o merong trigger. Mga idol? Ang acid po ay hindi talaga mawawala. Andyan po yan sa ating katawan. Dahil lang po ng acid po ay kasama po sa sistema ng katawan natin. Ito po ang fluid na tumutunaw ng mga pagkain na kinukonsumo natin. Katulad po nito. Kakagating ko. Nguyain ko. Pero kahit nguyain ko yan, may pagkaka buo-buo pa rin yan. At kailangan ilagay sa tiyan, anong paraan para may distribute yung vitamins and mineral o kung ano pang manglaman yan o nutrition yan. Siyempre, tutunawin. Ang tumutunaw po dyan yung asido natin. Ang asido po natin ay common talaga sa ating katawan. Lumalabas yan kapag may pagkain at tutunawin nito yung pagkain para may distribute kung ano man ang benepisyon na makukuha natin sa pagkain. Katulad nitong kinakain ko. Ngayon po mga idol, papaano siya malalabanan, papaano siya may kukorek? Ano po? Pangkaraniwan po, ang dahilan ng acid reflux ay tumataas ang acid, bumababa yung alkaline. Ano po? Pwede po natin gamitin din to. pH 9. Ano pH 9? Alkaline water. Ano po? Para mapataas ang alkaline, may baba yung acid. Nakakatulong po to. Ang isa pa rin po na natural na alkaline water ay yung sabaw ng buko. Ano po? Ng young coconut. Ano po? Pero hindi siya kailangan i-stack mo sa fret. Kailangan pagkabukas mo, iinumin mo na siya. Hindi siya pwedeng i-stack sa ref. Kasi sabi nga ng mga doktor na nakakausap ko, at yun, may vlog nga din si Doc Atoy Ato o si Doc Nan. Hindi ko tanda kung sino sa kanilang dalawa. Hindi sila. Si Doc, yung isa. Nalimutan ko pangalan, nasa dila ko na. Yung isa pang doktor, kailangan, inumin mo na agad yung sabaw ng buko kapag natalupan mo. Kasi pag nagtagal, mawawala yung pagiging alkaline niya. Ang isa pa pong natural alkaline ay yung lemon water. Lemon water at saka cucumber water. Pwede ding i-shake mo na lang to o i-juicer mo to. Alkaline na po siya. Makakatulong po siya para pababain, para enormal yung acid natin, acid level natin. Mga idol? Ayan. Kung wala kang gagawin, kung ang susundin mo lang ay yung gamot, magpapabalik-balik po kasi pinipigilan lang po ng gamot yung pagtaas ng acid pero hindi niya pinipigilan o itinatama yung acid level. Hindi po niya itinatama yung acid level bagkos pinipigilan lang niya yung pagtaas o pagdami ng acid. Kailangan para hindi mo na maramdasan o maramdaman yung palagi ang pag-atake ng acid reflux, kailangan i-correct mo. I-correct mo. Ngayon po, ano po ang pag-correct? Siyempre, patulad ng mga itinuturo ko sa mga vlog na ginagawa ko nung mga nakaraan, kailangan kumain tayo ng mga masustansyang pagkain, mataas ang protein, mga vitamins at saka mineral. Ayan, ang tubig po kailangan mineral. Hindi po tubig na kung saan-saan lang galing. Yung tunay na mineral. Kami, mapalit kami sa probinsya kasi meron talaga kaming tunay na mineral na galing sa lupa.
ano po, meron dito sa aming free flow, meron sa aming bomba, na talagang tusok sa ilalim ng lupa na siyang iniinom namin. Ano po, meron pang mga, nakita ko, napuntahan ko dito mga community ng mangyan, na talagang sa bukal kumukuha ng tubig. Talagang pure natural po siya. Ngayon mga kaibigan, bakit kailangan, ano, bakit kailangan yung mga ganyang bagay? Bakit pagkain natural na mataas ang protein, ang mga vitamins? Siyempre, yan po ang nakadesign sa ating katawan. Ang katawan natin, nung linikha tayo ng may kapal, ang pagkain talaga natin ay natural na pagkain na mula sa kalikasan. Ano po, hindi po galing sa plastic, ano, hindi galing sa mga laboratory. Ano po, ultimo yung gamot nga po, ay hindi siya nakadesign para sa ating katawan. Kaya po, kung mababasa nyo sa mga pakete ng mga gamot, sa mga lagay ng gamot, may nakalagay po na side effect. Ano po? Nagkakaroon tayo ng side effect dyan kasi nga, meron siyang chemical. Ano? Pero mahalaga yung mga gamot na yan kasi mabilis ang makakapagpa relax sa ating katawan doon sa mga nasakit sa atin. Ngayon, bakit nahal uso yung gamot na yan? Kasi nga, nauso din yung mga chemical na pagkapagkain natin na sa paligid natin. Ultimo, hangin na linalanghap natin ay may chemical. Ano po? Kayo mga idol, sa tulong po ng pag-aayos ano, ng resistensya natin, kaya nga po nauso din yung mga food supplement, ano po, na nabibili. Ano, mga food supplement, maraming gumagawa ng food supplement kasi nga po, dahil sa makabagong panahon natin, ang sakit daw po natin ay tinatawag natin na, ano, na, ang sakit po natin ay tinatawag natin lifestyle disease. Ano, lifestyle. Kasi nabago na ang lifestyle natin, mga idol. Kaya marami na ang may karamdaman na katulad natin. May ganitong karamdaman. Kahit yung iba pang mga karamdaman, mga idol, mas lumalabas sila. Kasi dahil din dun sa lifestyle. Pero ang alam ko talagang tawag sa sakit natin, lifestyle disease. Ano po, kahit yung mga ibang karamdaman, lifestyle, dahil na rin po ng lifestyle, dahil sa mga pagkain natin, na siyang dahilan kung bakit mas maikli na o mas maiksi na ang buhay ng tao ngayon. Ano, hindi na po natin mababago yung lifestyle na yan. Kahit pasabihin ng iba na kailangan baguhin mo yung lifestyle. Anong lifestyle yung gagawin mo, mga idol? Ang kinagisna na natin na lifestyle, ito na. Ano, ang kinasanayan na natin pagkain, ito na. Ang mabibili natin pagkain, ito na rin. Ano po, ngayon, kahit pa paano naman, katulad ng ginagawa ko, sa tatlong beses na pagkain sa maghapon, at least isa man lang sa maghapong yon, may ikoreko. Ano? Kahit alam kong may chemical, kahit pa paano, less chemical siya. Katulad dito, itong pagkain ko. Katulad nung iba ko pang mga ginagawa, sineshake o ginujuice. Sa hapon, talagang ginagawa ko ng paraan na maging natural yung pagkain ko. Kasi yan yung makakatulong sa digestive system natin. Ganun na rin yung agahan, paminsan-minsan, nakakasaglit ako na healthy foods yung nakakain namin. Pero syempre, hindi lagi. Lalo na pagka nagmamadali, may nakaprepare pa rin dyan ng mga instant, ano, maingkan o preservative na pagkain. Pagdating sa tanghalian, talaga no choice ako. Kasi kung ano yung available na pagkain, lalo na nasa trabaho ako, yun yung makakainin ko. Ano, babawi na lang ako sa hapon. Ngayon, sa pagpapalakas ng katawan natin, pag inom natin supplement ng probiotic, pagkain ng mga masustansyang pagkain, kahit sa hapon lang, nababago o iko-condition natin kahit papaano yung ating katawan na nakakalaban sa sakit na meron na sa atin. Ano? Ang isa pa dyan, yung paggamit ng detox, ano? Paglilinis. At least kahit papaano, nalilinis natin yung katawan natin. At kapag malinis ang katawan natin, lumalakas yung resistensya natin. At kapag malakas ang resistensya natin, mababago yung ating blood flow. Kasama niyan, pagbago ng blood flow, mababago na rin yung sistema ng acid natin at saka ng ating alkaline, malelevel sila. Ano? At mas matagal bago tayo atakihin ng mga condition, pero na lang makakaroon tayo ng mabigat na trigger ulit. Ano? Kapag kami trigger ulit, condition mo na lang, tsaka kailangan may preventive na tayo. Kapag nalinis natin, i-correct na natin ang sistema ng katawan natin, magkaroon tayo ng preventive. Yan yung ginagawa po ni Kuya Arvin. Kaya po,
mahigit isang buwan na, na nasa condition ako. Ano ba? Ah, dalawang buwan na nasa condition ako. Ngayon mga kaibigan, kapag na-condition mo na yung acid reflux mo, na siya pinanggagalingan ng hilo mo, siyempre, mawawala na yung pinanggalingan ng hilo, mawawala na rin yung hilo mo. At makaka, trabaho ka na maayos at maginhawa, katulad ko. Ano, nakakatrabaho na ako na maginhawa at maayos kasi nga, nawala yung hilo dahil nabago ko at patuloy na naikokorek ko yung acid reflux ko. Ano, yung acid reflux ko hindi masyado siyang umaatake dahilan nga sa utay-utay kong ikinokorek yung sistema ng katawan ko. Yun lang mga idol. At wala naman tayong ibang mga bibilin pa. Ano, hindi natin kailangan ng mga gamot talaga. Ano, kung kaya mong tiisin na dahil lang sa pagbabago ng mga ikinokorek yung pagkain, makakaano, at least medyo nakakabawas din ng ano ng gastos. Siyempre, yung dati na bibili ka ng madaming karne, ngayon kaunting karne lang yung bibiling ko pampa. Ano, tapos yung siyempre mas ano ba pinakamurang part ng karne, 'di ba, yung buto-buto? Ayun yung kailangan natin mga idol, hindi natin kailangan yung rerekaduha mga karne. Kasi pag dami ng pangrekado, pag dami ng sakit na makukuha natin. Dadagdag natin dyan, mga gulay-gulay lang. Minsan nga, pwede nga yung gulay lang na pinakamurang gulay, mga talbos-talbos lang, mga idol. Tama na yun. Tapos, syempre, wala tayong masyadong rekado. Wala tayong seasoning. Nakakatulong, pero hindi ko naman sinasabi sa inyo na ganun na yung gagawin natin. Kasi hindi natin talaga kinasanayan yung mga pagkaingan. Hindi tayo yung tao na panahon ng una. Yung panahon ng una, mga tao, sanay sa ganyan mga pagkain na walang lasa. Pero tayo, ang dila natin sanay sa masasarap na pagkain na nalikha ng mga pampalasa. Ano? Basta, gumawa ka ng paraan na kahit pa paano, ma-condition mo yung sarili mo katulad ng ginagawa ko. Marami po tayong vlog na ginawa. Ano? Subaybayin niyo po at panoorin yung iba pang mga vlog na ginawa ko. Yan lang mga idol, sana nakapagbigay ako ng kaunting payo, nakapagbigay ako ng kaunting tip para sa inyo. Bye-bye po at God bless you.